fully human, growing to faith, receptive to the Spirit of Christ, a saint in the communion of saints. Mary's understanding and growth in her faith from the Annunciation to the Nativity, to the cross, and finally to the Resurrection was a very painful journey, but through it all, her fidelity never wavered. How do I react when I experience painful events and things that do not go my way? In my faith, stand steadfast. Response. Mary is the image of the Church. Her faith and fidelity are a model for our lives. Intercessions. The mercies of God endured from age to age, working marvels for the people. With grateful hearts we pray. O God, let our lives bear witness to your abiding presence in us. O God, let all who confess your name in word or deed find justice and encouragement in the Church. O God, give us forgiving hearts and bless our world with a peace that only you can give. In silence, let us pray for our personal intentions. O God, holy is your name. Closing prayer, all. O God, you called Mary to be the mother of Jesus and the mother of our salvation. Let the example of her fidelity inspire us to open ourselves to the fullness of your grace, that we too may virtue Christ to the world. Grant this in the name of the same Jesus Christ, who lives in you. Amen. Oh.
Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang panalangin kay Jesus ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasemdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin. Magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway.
tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At ang kaaya-ayang lira, ipaninyo ang trumpeta. Tayo po ay nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makawaksi sa tanang salungat sa ngalan ng Kristiyanong sa iyo'y tinatanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akaz, na anak ni Jotam, at apo naman ni Uzias, na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy sa hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Sear Jasub at salubungin ninyo si Akaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka, at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng mga anak ni Remalias. Ang dalawang iyan parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit hindi nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Juda, pasukin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabael. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya,
at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mabawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sayon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas, nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot, ang lahat ng bansa nitong sansinukop. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sayon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas na hintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nagkakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Kurazin. Kawawa ka, Bitsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malauna sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hadis, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom at higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo at isang magandang tanghali, mga kapatid ko kay Kristo. Alam niyo po, ito ang dapat natin itatak sa puso natin at isipan. Walang
hangad ang ating Panginoon, kundi ang mamuhay tayo ng mapayapa. Walang hangad ang Panginoon para sa atin na makagalaw tayo sa mundo. At gusto ng Panginoon na tumira tayo at mamuhay sa isang lugar na kung saan doon masaya, nagkakaisa, nagkakaintindihan, walang galit. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Yan din po kung bakit pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak para ipakita sa atin na totoo ang kaniyang kahilingan at totoo at tunay ang gusto niyang mangyari. Ang mamuhay tayo sa isang syudad, sa isang lugar na nagmamahalan, na nagkakaisa. Inalay ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo na ating pinapaniwalaan para sa gayoy. Wala siyang nakikita kundi ang saya sa bawat isa sa atin. Pinadala ng Ama si Jesucristo para buhayin ang utos. Alam niyo po, sinabi ko ito sa inyo dahil ito ang ating mabuting balita ngayon. Alam niyo po, ang mga salitang binitiwan ng ating Panginoon, Bethsaida, Tero, Capernaum, hindi ito mga tao. Ito ay isang lugar, isang syudad na kung saan pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Itong syudad na ito na kung saan titingnan po natin na ibinigay ng Panginoon, tinuruan sila, pero wala pa rin tiwala sa sarili at sa Diyos. Pinuntahan ito ng Panginoon at tinulungan ang mga tao para sundin ang utos ng Ama nang sa gayoy mamuhay sila sa magandang lugar, sa Bethsaida, sa Capernaum. Dalian ang pangarap ng Diyos ang gumawa sa atin, pero hindi sila nakinig. Kaya nakita po ninyo, sinumbatan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga lugar na ito dahil hindi sila naniwala. Ngayon, ano ang dapat natin malaman? Sa paglalim ng ating mabuting balita ngayon, ano pang dapat natin tingnan? Alam niyo po, ngayong araw na ito, ating binabalikan, sinasariwa, ang buhay ni Saint Camillus de Lillis. Kilala po sila ng mga Camillians dito sa ating bansa. Alam niyo po, si Saint Camillus, kung titingnan po natin, gambler ito, makasalanan ito, sabihin na lang natin, na addict po siya, may bisyo po siya sa pagsusugal. Bago po siya sumunod sa Panginoon, tumira po siya sa isang syudad na kung saan dito nakita niya ang makamundong bagay. At hinarap niya ito, nasarapan pa siya. Naging magulo ang kanyang buhay. Nung nagkaroon ng problema sa Roma na kung saan nandun siya, sa Italia, maraming nagkasakit. Doon, nagbago ang kanyang buhay. Akalain niyo po, galing siya sa makasalanan, mabisyo, gambler pa siya, palainom pa siya, babaero pa siya. Pinili niya ang mamuhay sa isang syudad. Ayon sa biyaya at utos ng Panginoon. Iniwan niya ang syudad na makamundong bagay para kunin, harapin, puntahan ang tunay na syudad na tinuturo ng Panginoon. Nagbago ang kanyang buhay. Nakakuha siya ng mga grupo na tinatawag na Camillians,
sa pangalan niya, ang trabaho nila abay para sa mga may sakit. Kaya siya ay mga patron of nurses, mga may sakit. Alam niyo po, sa kanyang mga sulat, makikita po natin, sa kanyang mga turo, sabi ni St. Camillus, napakaganda pala ang mamuhay sa lugar na nandyan ang turo ng Panginoon. Walang iba kundi ang langit. Mismo si St. Camillus de Lilis nagturo at nagsabi, itong masyudad na mayroon tayo ay nakakatakot sa lugar. Pero kung mag-asam ka ng tunay na lugar, syudad, na kung saan ang turo ng Panginoon ay nandoon, walang iba ay langit, magkakaroon ka ng purpose ng buhay. Makikita mo ang kahulugan ng buhay. Makikita mo ang rason ng iyong buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, ngayon, paano mabubuo ang araw na ito para sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Gusto ipahayag ng Panginoon na sana mamuhay tayo at mabuhay tayo puno ng tiwala at pakikinig sa Kanya. Yan lang ang gusto niya. Sa mundong ito, wala siyang kahilingan sa atin na magkaroon ng buhay na mapayapa. Kaya makinig tayo sa Kanya. Pakinggan natin siya. Kahit tayo maghihina, patuloy pa rin mag-asam sa Kanya. Makinig sa Kanya. Sumunod sa utos niya. Nang sa gayoy, hindi tayo manirahan sa isang syudad na sa makamundong bagay lamang. Dalawang pinaka-importante ngayon sa araw na ito. Una, makinig sa Kanya, sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Dahil kung mayroon tayo nito, hindi man perpekto ang syudad o ang lugar na tinitirhan natin, pero bubuo tayo at makabubuo tayo ng syudad sa simpleng bagay sa ngalan ng ating Panginoon. Pangalawa, gusto ng Panginoon tumira tayo sa syudad na napakaganda, walang iba kundi ang langit. Sana habang buhay pa tayo, habang nandito tayo, damhin ang langit na paroroon. Dahil kung mayroon tayo niyan, tiyak, malayo pa man ang langit sa atin dahil buhay pa tayo, pero bubuhayin tayo at mabubuhay ang langit sa puso natin kung magtiwala tayo at mag-asam tayo sa Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, yan ang turo ng marami mga tao, mga banal na nagdebosyon sa ating butihing maal na ina sa kanyang titulo bilang isang nanay sa Mount Carmel. Gusto niya ang syudad o ang langit ang siyang mamuhay sa buhay natin. Kaya natin buhayin ang langit kung ang puso natin ay nasa Kanya. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo at ngayon magdarasal tayo. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na sa pamamagitan ng panalangin ito, magbigay daan na bigyang buhay ang mga taong nangangailangan ng tulong at gabay. Sa bawat panalangin ating tugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon.
ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik-loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na mukhang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ngayong araw na ito, isama din po natin ang mga taong nangangailangan ng tulong at gabay, lalo na ang Isles Family, Dolor Arevalo, Erma, mga pamilya nila Talampas, Perez, Agoncillo, Tan, Susano, Francisco, at lahat ng mga parokyano na sinasakupan ng Cathedral Shrine of the Good Shepherd. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikhamot pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Roberto na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, lalo na si Romel Doro, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawangan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang espuso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lumuhod po tayo at ating idasal ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin na tayo. Ama,
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po, palakpakan po at pasalamatan natin ang Panginoon. Magandang tanghali po, ingat po kayo parati. Sa gitna man ang dilim, pintig ng aking puso, kanyang daramain, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayaw, sa lungkot at hirap ng sa lungkot at hirap ng buhay.